Live mula sa GMA Network Center. 20 taon ang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa trahedya ang masaya sanang pamimista sa Bicol ng isang mag-anak mula Antipolo. Ang sinasakyan kasi nilang tricycle nagliab matapos mabangga na isang truck sa Quezon at tumama pa sa isang bus. Anim ang patay kabilang ang isang sanggol na 8 buwan pa lamang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nilamo ng apoy ang likuran ng bus na ito at isang tricycle sa Maharlika Highway sa Lopez, Quezon pasado alas 2 ng umaga. Kasunod yan ng pagsalpo ng isang fish delivery truck sa tricycle na bumangga naman sa bus. 6 na sakay ng tricycle ang nasawi, kabilang ang isang 8 buwang gulang na sanggol. Dead on spot yung 4 and yung isa namatay po sa hospital. Wala namang nasugatan sa mga sakay ng bus. Bali po, nakahinto kami, trapika kasi. Tapos, may bigla na lang kumalabog sa likod. Tapos, nakita ko yung tuktok, nag-apoy na. Pagbaga sa amin sa likod, nagkalat na yung apoy. Sinugod naman sa Magsaysay Memorial Hospital ang mga sugatan, kabilang ang driver ng tuktok at ang kanyang anak. Anya, patungo raw sana silang magkakaanak sa Libon Albay para makifiesta. Hindi po siya overload kasi bali po ang passenger po nini limahan. Bali apat lang po yung sakay ko tsaka bata lang po. Siya yung nasa listahan ng mga sakay? Bata po. Ilan po ang batang sakay niyo? Bali apat. Yung fish dealer bumangga dun sa tricycle. While nakahinto sila dun sa traffic, dun sa may under construction natin na area sa may diversion, traveling sila sa same direction at working sa likod, nabangga yung fish dealer yung tuk-tuk tricycle. Nasa kustodiya na ng Lopez Police ang driver ng delivery van. Medyo mabilis yung takbo ng truck ko. Hindi kinaya ng preno. Kaya nabangga mo yung tuk-tuk, sir? Oo, kaya na nasagi ko yung ano. Ako po yung humingi ng tawad sa kung ano ba mo ko yung hindi ko po kagustuhan na mangyari yung ganun. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po. Patawad po. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo nakatutok, 24 oras. Patong-patong na asunto ang haharapin ng lalaking nagwala at nahulihan ng armas sa Tondo, Maynila. Nakilala rin kasi siya bilang ang suspect sa isang nahuli kam na pagnanakaw. Nakatutok si John Consulta. Sa viral video na ito na binigay ng Manila Police District, makikita ang isang lalaki habang pilit na binabaklas ang isang bahagi ng trailer truck na nakatigil sa kahabaan ng R10 sa Maynila. Sa isang punto, makikita ang paglabas ng driver sa kanyang truck, pero tuloy pa rin sa magbaklas ng bakal ang lalaki. Sinilip na siya ng driver, pero hindi man lang siya nag-alala na tumakbo o natakot man lang, pagkahila niya dun sa pyesa o sa isang bagay na nahila niya dun sa truck, casual lang siya umalis. May time dyan na ang mga truck natin ay magko-converse dyan at maghihintay ng kanya-kanilang mga pila papasok sa pier. So ito yung mga time na dun aatake at maglalakad itong mga kalalakihan na ito. Pagkalipas ng 4 na araw, may naarestong MPD na 31 taong gulang na lalaking nagwawala raw sa Tondo at nahulihan ng improvised firearm. Dito na napansin ng mga pulis na ang kanilang nahuli at lalaki na sa viral video ay iisa pala. Nang makaharap namin ng suspect, inamin niyang siya ang nakunan sa viral video ng pagdinakaw. Pero depensa niya. Pinahalang ko na po sa may, ano yun, sa may driver, sabi ko. Kaya pangkain lang ko yun. Ay, gising ko lang kasi. Ang ilang beses niyo na, sir, ginawa po yun? Marami na rin po, sir. Pag kinukuha po namin yun, diretso dyang shop. Para? May pangkain po. Kaya patimbang. Ngayon lang po, pabayaran kami ng ano, ng junk shop ng ano, pera. Para doon sa... Petimbang na bakal. Oh. Kamakailan lang din, may na-recover ang mga pulis na ilang parte ng truck na nabiktima umuno ng grupo at itinago sa ilalim ng isang tulay sa Maynila. Kailangan natin proteksyonan yung ating mga truckers dyan. Hindi ito mabiktima ng mga kahilang tulad na katulad na nakita natin dito sa isang video. Kung saan nga, kung ito ay hindi natin gagawa na aksyon, sabi nga natin, maaaring makapagdulot pa to ng iba pang mga insidente. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras.
Sa kabila ng mga namataang barko ng China sa Panatag Shoal, dederecho pa rin doon ang isang sibilyang grupo. Nauna na silang nakapamigay ng supply sa ilang mangingisda sa West Philippine Sea. At live mula roon, nakatuto si Joseph Moro. Joseph? Pia, palapit pa nga lamang tayo ngayon sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. At ngayon pa lamang ay nagparamdam na ang dalawang barko ng China Coast Guard. At dumating ito halos 2 kilometro lamang ang layo mula sa atin. May pagkakataon pa, Pia, na nilapitan nito yung mga bangka na dala ng grupong atin ito na may misyon dito sa West Philippine Sea. Pero nilampasan lang naman at walang ibang ginawa itong China Coast Guard vessel. Pia, ito ay pagkatapos makapamigay ng grupong atin ito ng mga grocery at gasolina sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Isang pulutong ng mga Pilipinong mangingisda ang pumalaot mula sa Masinloc, Zambales. Pasado alas 7:30 ng umaga kanina, lumayag ang 5 bangkang may mahigit 100 sakay para sa atin itong mission. Patungo sila sa Scarborough Shoal na nasa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas. Para igiit na tanging mga Pilipino lamang ang may karapatan sa Exclusive Economic Zone o EEZ nito. Mag-aalas 10 ng umaga nang mamataan na sila mula sa sinasakyan naming BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard sa may baybayin ng Masinloc, Zambales. Namigay sila ng mga gasolina at grocery sa mga mangingisda. May hindi agad nabigyan tulad ni Mang Roque na dumayo pa mula sa Santa Cruz, Zambales. Halos 1 oras nang naghihintay ng ayuda. May ilan din mga mangingisda ang tila na inip dahil di agad nabigyan ng ayuda pero kalaunan ay nakakuha rin. Sa pag-harassment ng mga China, dapat maitaboy din sila na maiwasan. Para walang disgrasyahan sa laot. Meron po tayong mga aka-partner na mga fisherfolk dito. Pero gayon din po, welcome po yung mga ibang mga susuplayan natin. Halimbawa, pupunta po tayo sa vicinity ng Scarborough Shoal. Doon po yung mga pupunta, hindi natin alam kung ilan. So hopefully, as supplies last. Bukod sa pamamigay ng supplies, naglagay din ng grupo na may 12 mga boya o buoys. Ilang kilometro ang layo nito mula sa Masinloc sa Zambales at dito naglagay yung grupong atinto ng mga boya na may nakalagay na atinto. Ayon sa grupo, ito ay simbolikong pagpapakita na ang bahaging ito ng ating karagatan ay sa Pilipinas at para sa Pilipino. Walang namataan mga barko ng China kung nasaan ang grupo kaninang umaga. Sunod, diretso na papanatag show lang atinto group, kung saan ilang beses nang harasan China ng mga barko ng Pilipinas. Tulad ng matinding pag-water cannon nila noong April 30 sa barko ng PCG. Ayon sa ilang maritime observers, nagdagdag na ng mga barko ang China sa Panatag Shoal base sa mga satellite image doon. Mula kagabi na may mahigit 100 ng barko ng China sa may Panatag Shoal, pero di raw natitinag ang grupo ng atinto. At hindi rin daw nila layon na hamunin o i-provoke ang China. Alam naman natin na ini-intimidate tayo ng China, patuloy niya at bilang superpower nakakabigla din na imagine sa harap ng mga wooden fishing vessels ay mga milisya at Coast Guard ang hiyaharap niya. Very disproportionate. Sisiguraduhin pa rin natin na safe pa rin ang ating mission. Klaro naman sa atin, ang nagdadala doon ng armas, ang nagmi-militarize ang area ay China. Tayong mga Pilipino, ang dala natin ay regalo, food supplies at fuel at it's a legitimate exercise in our exclusive economic zone. Hinihinga namin ang pahayag ang China, ang Philippine Coast Guard, na kamasid lamang para masiguro na ligtas ang misyon. Bukod sa BRP Bagakay, nagdagdag pa ng 2 barko para magbantay sa convoy. Dahil dito sa maraming mga deployment ng People's Republic of China para harangin ang atin ito coalition sa kanilang paglalayag sa Bajo de Masinloc, ang ating komandante ng Philippine Coast Guard, Admiral Gavan, has decided to deploy 2 more Coast Guard vessels para siguraduhin, no, na kung sakali man, na wag naman sana, there will be untoward incident na mangyayari dito, ay meron tayong mga Coast Guard. Pia, sakay nga tayo nitong Philippine Coast Guard vessel na BRP Bagakay at kasabay natin sa ating kanan itong mga bangka ng atin to. At ayon sa grupo ay sa kabila ng pagpapakita ng mga Chinese Coast Guard vessel ay tuloy pa rin daw ang kanilang misyon at inaasahang darating kami doon malapit sa Bajo de Masinloc bukas ng madaling araw. Pia? Maraming salamat, Joseph Moro.
Halos 20 barko ng China ang namataan sa Paratag Shoal ngayong araw, kung kailan papunta roon ang ilang sibilyang Pilipino. Ni radio challenge pa ng China ang isang eroplano ng Philippine Coast Guard. Nakatutok si Jun Veneracion. Baagang lumipad papuntang Paratag Shoal ang Cessna Caravan Aircraft ng Philippine Coast Guard. Halos kasabay ng paglalayag ng mga sibilyan mula sa atin ito koalisyon patungo ring Paratag. Habang papalapit sa Paratag Shoal, dito na isa-isang nakita ang mga barko ng China. Mula sa taas na 1,000 feet, kitang-kita mula sa ibabaw ng Paratag Shoal ang napakaraming bilang ng mga Chinese Coast Guard vessel, maging Chinese Militia vessel, na nakabantay sa loob at palibot ng Paratag Shoal. Ihamak na mas marami ang bilang ngayon kumpara sa mga ordinaryong araw. May nakita rin Chinese warship, 27 nautical miles mula sa silangan hilagang silangan ng Paratag Shoal. Tatlong China Coast Guard vessel ang nakapwesto sa silangan at dalawa pang mas malapit. May tatlo pang China Coast Guard ship malapit sa entrada ng Bahura. Kalapit nila ang 10 Chinese Maritime Militia vessel. Sa entrada ng Paratag rin nakitang nakalatag ang dalawang floating barriers. Sa kabuuan, 19 na Chinese vessel ang nakabantay sa Paratag bago pa man makarating dito ang atin ito koalisyon. They really want to intimidate the civil society, no? Iniisip nila the more vessels that they deploy, it will threaten ang mga ganitong initiative. Habang papalapit itong eroplano ng Philippine Coast Guard sa Paratag Shoal, dito na nagsimula ang sunod-sunod na radio challenge mula sa China. Ang radio challenge ay mula sa iba pang barkong pandigma ng China na hindi pisikal na nakita ng mga piloto ng PCG. Apat na beses ang mga radio challenge. Pero hindi nagpatinag ang babae at lalaking piloto ng PCG. Our Coast Guard pilot also challenged the PLA Navy warship, no? For more than 5 times. Sabi ng China Foreign Ministry, may goodwill arrangement naman daw sila pagdating sa fishing practices sa South China Sea na bahagi umano ng teritoryo nila. Tinawag naman itong controlled area nila ang Paratag Shoal na pupuntahan ng convoy ng mga sibilyang Pinoy. Dinagdagan na ng dalawang Philippine Coast Guard vessel ang escort ng convoy. Para sa GMA Integrated News, Jun Veneracion, nakatutok 24 oras. Dahil po sa biglang taas ng maraming electric bill, biru-biruan na ang banta ngayon ni Judith o due date ng bayaran sa kuryente na posibleng magtuloy-tuloy hanggang sa Hunyo. Seryosong pinag-aaralan naman sa ilang probinsya ang installment na pagbabayad sa bill. E paano kaya sa Meralco? Nakatutok si Maki Pulido. Wait for it. Lumipad ka na na pa! Entry yan ni Hazel Achica sa hashtag Meralco Bill Reveal. E kasi naman, ang karaniwang 11,000 pesos na Meralco bill umabot na ng 16,000 ngayong buwan. Akin, 1,740. Ganito naman ang Meralco bill reveal ng mga magkakapitbahay na ito sa Quezon City. Ay, 800 lang pala. Pakitaan ng resibo kung magkano. Alam mo, sa kanya, magkano resibo mo? Magtataka yung isa. Sasabihin, bakit sa akin ba mobile? At tanungan po kung saan ka nagkukuha. Itinatago ng malakas na tawanan ang problema kay Judith o Judith ng Meralco bill. Itinatago rin daw nito ang sama ng loob nila dahil sa mahal ng pagkain at iba pang bayarin. Saan pa naman sila kukuha ng pambayad kay Judith? Si Judith talaga. Hindi na Marites, Judith. Ang pangamba ng Philippine Rural Electric Cooperatives Inc. baka hindi idaan sa tawanan ng mga taga-probinsya ang galit nila sa parating na taas singil sa kuryente. Sa survey ng grupo, 31 kooperatiba na ang nagsabing may taas singil sa kuryente. Pinaka-apektado ang Region 6 o Western Visayas at Region 1 o Ilocos Region. Distributor lang sila ng kuryente, taga-kolekta, taga-remit. Worry lang talaga namin is hindi maintindihan ng mga consumers. May ilang electric cooperatives na pinag-aaralan na ang installment plan para sa mga hirap magbayad. Pero walang ganitong aasahan ang mga Meralco customers. Kailangan daw magbayad agad dahil sila mismo magbabayad sa mga supplier nila. The electricity has been consumed. Ang sa amin kasi is postpaid. You consume first before customers pay.
Sa singilan ng kuryente nitong Mayo, tumaas ang transmission charge, taxes at iba pa. Pero pinakamabigat ang generation charge. Ito yung pinambili ng mga distributors tulad ng Meralco at electric cooperatives nang isusupply nilang kuryente. Noong Abril, mahal ang binili nilang kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Sumipa ang presyo ng bentahan kasi may mga nasirang planta na nagdulot ng kakulangan ng supply sa panahong maraming gumagamit ng kuryente dahil sa sobrang init. 53% ang itinaas ng bentahan ng kuryente sa Visayas, 11% sa Luzon. Lahat ng ito ipapasa at babayaran ng mga consumer. Pero mukhang hindi pa matatapos nitong buwan ng taasingil. Pinayagan na ng Energy Regulatory Commission na makasingil ng 30% ang mga planta ng kuryente na nagbenta ng reserve power noong Marso. So, sinuspindi noon ng ERC ang bayaran dahil mahalang bentahan at makakaapekto ito sa generation charge. Humingi muna ang ERC ng paliwanag kung bakit ganon ang presyuhan. Sabi ng ERC, mararamdaman ito sa June electric bill, pero kung magkano, hindi pa masabi ng ahensya. Maliban dyan, sabi ng Meralco, kung magkaroon uli ng pagkukulang sa supply ng kuryente, maaaring may epekto rin sa isisingil nilang generation charge. There is still going to be that pressure for prices, obviously, particularly in the spot market to go up. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Arestado ang isang gwardiya at isang driver sa Tarlac matapos mang blackmail gamit ang sensitibong kuha sa biktima. Ang modus sa pagtutok ni Oscar Oida. Hindi na nakapalagpa ang isang security guard at isang driver nang masabat sa entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit ng PNP sa Capas, Tarlac. Sumbong ng complainant, inalok siya ng mga suspect via online message ng 18,000 piso kapalit ng paghuhubad online at iba pang aktibidad. Kinagat naman ito ng biktima. Ang rason po kung bakit kumagat yung biktima dito ay nangangailangan po sila ng pera gawa nung wala din silang trabaho. Pero higit pang kapalit ang hiningi umano ng mga suspect. Lingid sa kaalaman ng mga biktima, sir, na nagkakandak na pala or nag-screen recording itong suspect. Nag-send itong isang suspect na security guard ng message dun sa victim na kung hindi ka magbibigay ng 2,500 ay ikakalat namin itong video na nude video na ginawa natin sa online. Noon na nagsumbong ang biktima na nauwi sa entrapment. Nakakulong sa Tarlac Police Station ang mga suspect na naaharap sa kasong robbery with intimidation of person at Anti-Trafficking in Persons Act in relation to Section 6 of Cybercrime Prevention Act. Ang mangyayari po doon is 1 degree higher yung magiging penalty nila. For example, kung 6 to 12 years yung pagkakulong sa kasong yun ay magiging doble, magiging 12 to 24 years. Para sa GM Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Dismayado ang pamilya ng nawawalang pageant contestant na si Catherine Camilon sa pagbasura ng regional prosecutor sa reklamo laban sa mga suspect sa pagkawala nito. Umaasa rin ang pamilya ni Camilon na malilinawan ang pagkawala nito. Abril nang i-dismiss ang reklamo kidnapping and serious illegal detention kina dating police major Alan De Castro at driver bodyguard nitong si Jeffrey Magpantay. Ayon sa resolusyon ng prosecutor, kulang ang ebidensya laban sa kanila kaya hindi maaaring itaas sa korte ang reklamo. Sa investigasyon ng pulisya, si De Castro ang huling kasama ni Camilon bago siya napaulat na nawawala. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, nakuha na ng pahayagang regional prosecutor. Dati nang itinanggi ni De Castro na naging nobya niya si Camilon. Habang si Magpantay, itinanggi ng may kinalaman siya sa pagkawala ng biktima. Ibinida ng Pilipinas sa United Nations ang pagtaas umano ng halaga ng mga nasamsam na droga kahit minimal ang nasawi. Katumbas po yan ng mahigit... The current administration's supply reduction efforts have seized approximately $587 million in the first 2 years, a 700% increase from previous years with minimal loss of life. Katumbas po yan ng mahigit 30 bilyong piso. Binigyang diin din ng Interior Secretary ang anyay holistic na paraan ng gobyerno sa pagsugpo sa krimen na naging tulay umano para mapababa ang mga kasong may kaugnayan sa droga.
Sinabi yan ng kalihim sa pagbubukas ng 33rd session of the United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice sa Vienna, Austria. Good evening mga kapuso! Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Go with the flow and enjoy every moment. Yan ang advice ni Miss Universe Philippines 2020 and Sparkle Artist Rabia Mateo sa candidates ng Miss Universe 2024 few days before the coronation night. Huwag din daw kalimutang bumuo ng friendship. And whoever wins the crown, buong puso niya raw susuportahan. May fun and sweet pakulo si Dennis Trillo para sa birthday ng kanyang wifey na si Jenilyn Mercado. On Instagram, ishinare ni Dennis ang clips ni Jenilyn with background song na Pag-ibig ko'y metal ni Jograd De La Torre. At ang caption, may pa-knock-knock joke and heartfelt message pa. Sa Updated with Nelson Canlas podcast, matapang na ishinare ng aktres and former Viva Hot Babe member na si Andrea Del Rosario ang challenges na kanyang pinagdaanan as a mom. Nag-open up siya tungkol sa kanyang unika iha na may rare congenital condition, but she remains strong and faithful na malalagpasan nila ito together.